Okay, magandang araw, ka-DIY. So, itong umaga nito, ang gagawin ko, magpapalit ako ng radiator coolant. So, sa video ito, papakita ko sa inyo, okay, step by step, paano ang pag-drain at pagpapalit ng bagong radiator coolant. Oh, so, bago ko simulan ito, nais ko lang sabihin sa inyo na hindi ako professional na mekaniko, okay, o technician. Okay, so, isa lang akong DIYer, okay, and gusto ko lang i-simply share kung ano yung experience ko, okay, bilang hands-on DIY, okay. So, bago natin simulan, ano, okay, so dapat kumpleto muna tayo sa mga gamit, okay, na gagamitin natin sa pagpapalit, okay, at pag-drain ng radiator coolant. So, unang-una, okay, meron tayong radiator coolant, okay, so, depende sa inyo, maraming klaseng kulay to, okay. Piliin nyo lang, okay, kung isang kulay lang ang dapat ninyong bilhin, okay, kung pink is pink, kung blue blue, okay, so depende, o kung green or green, okay, so depende sa inyo. Pangalawa, gagamit tayo ng distilled water, okay, wag na wag kayong gagamit ng mga tap water, okay, make sure lang dapat bibilhin nyo is distilled water, okay, sa pagpapalit ng or pagpa-flushing natin ng radiator. Pangalawa, okay, gloves. Okay, so gloves ito, ang gamit ito, dahil papainitin natin na ng sasakyan natin, okay, so kakailangan na ito para hindi tayo mapasok, okay, at pangalawa, okay, pangapat, so kailangan din siyempre natin ng basahan, okay, para mapunasan natin yung mga parte, okay, ng radiator, okay, at pangatlo, so wag na wag nyo kakalimutan, so lahat ng sasakyan mayroong owner's manual, okay, so yung owner's manual dito, always check kung ilang litro ang gagamitin nyo, okay, para sa inyong sasakyan, okay, so tingnan nyo mabuti doon para doon sa tamang bibilhin nyo ng inyong kulang at ilang litro, okay, so pakikita dyan kung ilang ang gagamitin nyo, okay. So, yun po ang ating, ano, simulan na natin. So sa pag-change ng radiator, ano, radiator coolant natin. Unang-unang hahanapin nyo, nasaan ang draining plug natin. So, ang draining plug nito, kung sa montero, okay, kadalamitan niya nasa dulo yan. Okay, ayun, nakikita nyo ba to? Ayun, yung kulay puting yun. Okay, yan ang pinaka radiator plug natin. Okay, pag mag-drain tayo. Okay, so pwedeng wala nang mababaklasin tayo na tayo dyan. Okay, so pwedeng uhugutin ko na lang yan dun sa pinakailalim dito. Ito. So wala na. Okay, so bago ako mag-drain nung mismong stock na coolant, okay, paiinitin ko muna yung sasakyan. So kailangan ma-reach na natin, okay, kailangan ma-reach natin yung pinaka-normal temperature ng ating sasakyan. Okay? So, pag na-reach natin normal temperature natin, pwede na tayo mag-plug. Okay? Tanggalin na natin yung draining plug doon sa radiator. Pero ingat kayo. So, laging safety first. Okay? Magsusuot kayo ng gloves. Okay? At wag na wag nyong gagawin ang pagpa-flushing, okay, or pag-drain ng radiator coolant kung tumakbo kayo ng napakahabang oras sa daan. Okay? So ginagawa lamang ang pagpa-flushing, okay? At pag-drain ng radiator coolant, okay, sa pag naka-park kayo. Okay? So kaya lang natin papaandarin ito nang ma-reach natin tamang temperatura para mismo yung lahat ng coolant mismo sa engine block din natin, okay, masasamang madidrain niya. Okay, so hindi lahat yon madidrain, okay, so hindi lahat yon talagang may matitira at may matitira pa rin yan, okay, at least pero sa user manual kasi ang Montero kasi is nasa 8.2 liters, pero hindi lahat yung matatanggal, okay, so sa 8.2 na yun kasama na doon yung ating radiator coolant, okay, na ating ididrain, okay, so start ko to hanggang sa ma-reach natin yung ano yung temperatura. After that, ididrain na natin yung plug, okay, yung draining plug sa ating radiator. Okay, start ko na muna.
Ayan. So habang inaantay natin, ma-reach yung ano, yung sasakyan, na ma-reach yung pinaka normal temperature niya. Okay? Pwede niyo itong mapabilis. Okay, pwede niyo paandarin. Paikutin niyo sa sasakyan niyo sa lugar ninyo. Or buhayin niyo ang inyong aircon para mas mabilis. Okay? Para mas mabilis yung ma-reach niya yung pinaka tamang temperature dito. Pag na-reach na yon, then pwede nyo nang patayin yung makina nyo. And then we start na tayo sa pagde-drain ng ating radiator coolant. Okay? Antay lang tayo. Balikan ko kayo dito pag na-reach na natin itong temperature, normal temperature ng sasakyan. Ayan. Okay. So, na-reach na natin yung normal temperature ng ating sasakyan. Okay? So, this time, yung mismong thermostat niya, naka-open na. Okay, kaya kailangan nating i-reach yung normal, okay? Normal temperature ng sasakyan para mag-open yung pinaka thermostat. Okay? So doon mabde-drain na rin natin pati yung engine, yung coolant sa engine block mo. Okay? Mapapasama 'yon na ma-drain 'yon. Okay, so inuulit ko, wag na wag kayong magpa-flushing or magde-drain or magpapalit ng bagong kulat kung bumiyahe kayo na napakatagal. Okay? So, ginagawa lang to during your park mode and then i-reach lang natin temperature, then pwede na kayo mag-drain. Okay? So, dalawang klase lang din ang pag-drain natin. Ako, inuna ko lang talaga yun na gusto ko mapainit siya para pati talaga yung laman ng stock na kulat matatanggal na rin niya. Okay? So, pwede rin yung gawin kahit hindi nyo muna i-reach yan. I-reach ang pag- ang temperature. Pwede nyo na kagad magbaklas ka na muna doon ng drain and then flush nyo tapos maglalagay na kayo ng distilled water saka nyo i-reach itong temperaturang to bago nyo ulit i-drain. Okay, so dalawang klase, tatlong klase. Okay, yung ating proseso. Okay, tatlong klase. One, okay, it's up to you. Tanggalin yung draining plug, i-drain yung tubig, tapos two, lalamnan nyo. Okay, lalamnan nyo ng distilled water. Then, abutin ang temperatura. Tapos, drain nyo. Drain nyo na ulit yung inyong radiator coolant. Okay, at pangalawa, at pangatlo, doon na. Doon na tayo magre-refill ng ating bagong radiator coolant. Okay, yun yung pinakapinali natin. Okay, so gawin na natin ang pagbabaklas. Okay, at pagtatanggal nung radiator cap or yung plug, drain plug doon sa radiator. Okay, samahan nyo ako. Ready na tayo paano mag drain, okay, ng ating radiator dahil na-reach na natin yung temperatura ng ating sasakyan. So again, ito ulit yung ating gagamitin ng mga materials. Meron kayong coolant, okay, meron kayong distilled water. Again, distilled water ang gamitin nyo. Okay, so para maiwasan yung pagraras ng radiator nyo. Okay, and yung ating safety gears, yan, kailangan meron kayo nito. So, iwas to para sa mainit at hindi kayo mapasok. Okay? At kung kinakailangan lang, meron lang kayong basahan para mapunasan natin. At kasi dun sa binili kong coolant, may kasama na siyang panel. Okay? Para mamaya pag nag-refill na tayo ng ating bagong coolant. Okay? So, gagamitan ko rin ng ito. Okay? Panggana. Para makita natin yung before and after. Mamaya papakita ko yung huli. Okay? Para may mga comparison tayo. Lalagay ko sa isang bote siya. Okay? So, again, sa ating radiator. Okay? So yung cup na 'yon, okay? 'Yon. 'Yun ang pinaka draining plug. 'Yun ang ating babaklasin. Okay? So papakita ko na sa inyo. So ulit-ulit ko, huwag na huwag ninyong bubuksan ito. Pag sobrang init ang radiator cup, huwag na huwag ninyong bubuksan ang radiator cup. Bumiyahe kayo ng napakalayo kasi may pressure 'yan. Okay? Hisirit 'yan. At baka makause pa ng injuries. Okay? Sa inyo. Okay? So, unahin muna natin yun. Okay? Samahan nyo ko. Again.
yun sa post post. Ayan. Kung mapapansin ninyo, konti lang yung pinubuhos niya. Okay, nakita nyo? Konti lang. Kasi, yung ating radiator cap doon, bukas pa. Okay, so mamaya bubuksan natin yung makikita nyo yan. Bubuhos yan na napakalakas. Okay, so ito ang ating drain plug. Okay, so tingnan nyo kung okay pa yung drain plug. Kung hindi naman, ayos pa naman. Ito talaga nagsisil sa kanya. Ito naman, parang silid lang sa gilid na sa gilid ito. Para lang doon sa pinaka-protection lang din to. Okay, pero kung may pwede nyo naman palitan kung gusto nyo, wala namang problema. Pero ito mukhang okay pa naman to. Okay, pero bala ko na rin siya pala. Ayan, nakita nyo, bumubuhos na siya. Kasi, kaya lumakas na rin yan. Yan din yung nasa laman mismo ng ating engine. Okay, engine block. Okay, so bubuksan ko na rin. Right, itong nasa cup na to. Okay, so ingat kayo, mainit yan. So dapat may protective gear kayo. Ayan. Okay, so mainit yan. Nakita nyo, muusok-usok pa. Okay. Ayan. Hintayin na lang natin siya madrain. Talaga siyang drain na drain. So, antayin natin yan hanggang sa wala na talagang tumutulo. Okay? So, habang inaantay natin yan na mag-drain talaga siya ng drain na siya, linisin muna natin. Okay? Linisin muna natin yung ating mga draining plug at saka yung radiator cap. So, gamit lang ang basahan. So, yun use yun. So, pwede nyo na rin linisin to. Kaya lang ingatan nyo ha. Mainit yan dahil nga nag-reach ako ng normal temperature. Huwag niyong hawakan. Okay? So, pero hindi naman katulad yung talaga bumiyahe ka ng napakalayo. So, wag na wag yung bubuksan yan, ha. Pag bumiyahe kayo ng napakalayo, tapos gagawin nyo to. Okay? So, matindi ang pressure nyan. Okay? Para maiwasan ang injury sa inyo. Okay? So, kung mapapansin nyo, kagandahan, pag di-reach ko muna ang temperature, mapapansin nyo, pati ang ating reservoir. Okay? Yung coolant reservation. Yan. Pansin nyo. Wala na rin laman. So, tinanggal na rin niya. Okay, na-drain na rin niya. Automatic yan. Hanggang dito yan, gumulong yan papunta roon. So, hanggang sa baba, doon sa mismong draining plug natin. Papunta rin sa pinaka. Ayan, sa pinaka babang yan. Ayan, konti na lang. Halos wala nang tumutulo. Okay, so itong ating ano. Ibuksan natin itong reservation. Ayan, kita nyo. So, hindi ko na siya kinailangang baklasin para i-drain siya. Pero kung sinisipag din kayo, pwede niyo rin tanggalin 'yan. Pwede niyo na ring linisin 'yan. Okay? So, ito naman, lagi ko kasi linis naman 'to. Itong aking reservation na 'to. Lagi ko nililinis 'yan. Okay, so mamaya lalamnan natin 'yan. Papakita ko rin sa video na 'to paano na tayo magre-refill ng tubig. Pero kasi siyempre, flushing mo tayo, step 2 na tayo, procedure 2. Yung tinatawag nating pagpa-flush. Okay? So, pasamantala ko muna 'tong sasara. Okay, so ngayon, na-drain ko na yung mismong stock na radiator coolant. Okay, so ngayon, magpa-flushing na tayo. Yun yung ating step 2. Okay, step 2 natin, pa-flushing natin using distilled water. Okay, huwag kang gagamit ng ordinary tubig. Okay, ang pinaka-best recommendation ko is the distilled water. Okay, so kasi wala itong minerals. Okay, na magkukos ng corrosion sa ating radiator. Okay, so lalam na ko na muna to. Okay, yun yung step 2 natin. Flushing na tayo. Stop. Okay, so tingnan nyo, napupuno yan pero nag-reverb yan. May ilalim pa rin yan. Okay, kung papansin nyo. So, humapasok pa yun sa ilalim. So, ngayon, pansamantala malamang, bumalik na ulit yung ating thermostat sa ilalim. So, papaandarin natin yan para mag-burp siya. Okay? Para pumunta sa pinaka-ilalim. Okay, so okay lang yan kahit hindi na natin munang takpan yung ating sasakyan o yung ating radiator using the radiator cap. Okay? So, may laman na yan, distilled water.
Okay, so ngayon, lalamnan ko rin. Okay, may ating reservoir. Okay, ng distilled water. Okay, pwede nyo siyang ano lang, sa gitna or mismong pool. Okay lang. So yung natutapon, kasi gusto ko lang makita nyo kaya hindi ko ginagamitan ng panel. So kung makita nyo pa paano kung nilalagay nyo. Okay, pwede na. Nakapool na siya. Okay. So papanda rin yung sasakyan. Ay i-reach ulit natin yung temperature. Okay, after natin ma-reach ulit yung temperature, standard temperature nya, magpa-flashing na tayo para lahat madidrain nya. Okay, lahat ng laman na liquid sa ating from reservation, okay, papunta sa ating radiator. Okay, lahat yan itidrain niya. Okay, so pandarin ko muna ulit. Mas balikan ulit natin to. Okay, thank you. After kong mag-drain, okay, nung mismong stock, okay, mag-drain nung ating radiator coolant dun, so yung ating temperatura ulit bumaba bagya. So na refillan ko na ng distilled water yung reservation papunta doon hanggang doon sa may radiator natin. Okay, so papandarin ko ulit sa sakyan para i-reach ulit yung normal temperature nito. Pag na-reach na ulit yung normal temperature nito, pwede na tayo mag-flashing. At yun ang para sa ating proseso number 2. Okay? So, i-reach muna natin. Papandarin ko muna yung sakyan. Okay, so habang inaantay natin, magpupunas-punas muna ulit ako. So lahat, habang ano, pwede hinay sa pagkakataon na pwede na lang natin punasan ulit lahat. Okay, hanggang sa ma-reach natin, babalikan ulit natin to pag na-reach na ninyo ulit yung temperature. So para mapabilis ulit kayo, pwede nyong paandarin din ulit, or pwede nyong ikot-ikot, or buksan nyo lang ang inyong aircon. Okay, para din mapabilis yung pag reach ng normal temperature. Okay, so again, kaya natin ninonormal temperature kasi yung mismong thermostat niya, kailangan mag-open yon. Kasi kung hindi yun mag-open, ang madidrain lang niya is yung galing doon sa mismong radiator lang. Okay, so sa tulong ng pag-reach ng temperature, ito, mag-open yung thermostat, pati yung laman nung sa engine. Okay, doon sa engine block na yon, yung pinaka-liquid doon na tubig, okay, yung distilled, madidrain din niya. Okay. So, antayin natin. Balikan tuloy natin ito. Okay. Okay. So, yan. Na-reach na uli natin yung normal temperature ng ating sasakyan. Okay. So, ngayon, ang step 2 natin na, yung flashing natin ginagawa. Okay. Yung nilamang kong distilled doon, i-drain na uli. Yun naman ang ating ipa-flash or i-drain natin. Okay. Samahan nyo ako doon. Okay. So, magsusuot ulit ako ng gloves. Protection natin sa init. Okay. Tapos, yung ating draining plug doon. Okay, pinaka-draining plug uli doon. Tatanggalin na uli natin yan. Okay, so ang draining plug uli natin yung kulay puti doon. Okay, so sige, dito na. Okay, so natanggal ko na rin yung plug. Antayin na lang natin yan. Bigla na lang ulit bubuhos yan. Okay. Antayin na lang natin yan. Bigla na lang ulit yan. Bubuhos ng malapakarami. So sa uno lang, ganyan lang patak yan. Okay. Pero kung gusto nyo mapabilis yan, pwede nyo nang diretsyong buksan to. Yan. Yung radiation cap yan. Pero ako, hindi ko muna babaklis yan. Kasi kahit sarado yan, bigla na lang din yan bubuhos ng napakalakas. Tayin natin. Ayan. Tayin nyo. Bumuhos na siya ng malakas. Tayin na lang uli natin
na maubos yung ating distilled water na nilaman. Okay, so yan yung ating flashing na tinatawag. Yan, ganun pa rin. So, pero kung mapapansin nyo, diba, nag-flash na ng malaki. Yan, nakasarado pa rin ako. Okay, at yung ating reservation. Okay, so sa reservation natin, okay, kung mapapansin nyo, nag-drain yan. Ngayon kasi, distilled ang nilagay natin, hindi natin makita. Hindi natin mapapansin. Pero, kung bubuksan ko to, okay, yan. Wala nang kalaman-laman yan. Okay, sinaman niya na ma-drain mismo. So, hindi lang siguro masyadong makita rito. Okay, yan. Pero kung papansin nyo, yan. Wala nang halos laman din yan. Sabay na yan. Okay, so, buksan ko na lang to. Tuloy ko na buksan yan. At pati itong ating radiator cap. So, ingat kayo ha. Kung sa tingin yung ano, o yan, hindi naman mainit na. Okay? So, bubuksan ko na siya. Yan. Okay? So, after ulit yan, antay ulit tayo ng mga ilang minuto. Sisiguradin natin na wala nang tumutulo sa ating yan, sa radiator. Kaya may tumutulo pa rin siya. So, antayin natin hanggang sa wala na yung tumutulo. So, yung susunod nating step na, the step 3. Okay? Step 3 natin is yung magre-refill na tayo ng ating bagong ulan. Okay? So, antayin na ulit muna tayo. So, ngayon tapos na akong mag-drain, mag-flush ng ating radiator. Okay, gamit ang distilled water. So, ngayon final na natin yung step. Procedure number 3 natin. Okay? So, ito yung gamit kong coolant, kulay pink. Okay? So, ito nalaman natin. So, ito kasama to pag binay. 10 liters yan. So, dinamihan ko talaga para marami din ako sobra din. So, may kasama siyang panel. Okay? Kasama siyang panel. Tapos, yan. Silado pa. Okay? So, buksan na natin. Baso na lang yan. So kung halimbawa din ano, ma-irritate yung skin or just in case makaswalo kayo, eh huwag niyo ibobomit. Make sure lang uminom kayo ng plenty of water. Okay? Uminom kayo ng tubig. Okay? For precaution lang. For safety. So, okay. Natin. So, itong kagandahan nito. So, meron siyang kasama ng panel. Ngayon, napapahaba pa siya. So, natutuwa ako dito. Okay? So, try na natin maglaban. Yung mabigat siya kasi 10 liters. So
yung tapon-tapon, okay lang yan. Okay, so again, huwag kayong maglalaman, huwag hahalo ng ibang kulay. Okay? Ang use talaga nito, ang use kasi ng iba't ibang kulay, luminosity niya. Para nakikita, madaling makita siya. Okay? Lalong-lalo na doon sa inyong reserve. Okay? Yan ang use talaga niyan. Okay? So mamaya panda rin natin yan, magbe-burp pa yan. Okay? Hanggang sa ipaparish uli natin yung kanyang temperature. So malamig na kasi makina. So ang laman pala niya dito, so para malamdin ulit yung engine block niya. Okay, so lagyan din natin yung Nasabi nila yung pagkaano na. Pag nasa half na. Or full. Half na. Yung lagan. Full. Wala ko po. Yung pagkanapasta po. Okay na po. Oops. Oops. So ngayon, nalamdan na natin yung ating radiator ng coolant. Okay? And then yung ating reservation. Okay? So yan ang purpose. Bakit may mga kulay ang ating mga coolant. Okay? Kaya hindi siya pwedeng pagsamahin kasi mag-iiba ang kulay niya. Mas mahirap siyang mapansin. Kaya dito, dito medyo sumobra lang ako. Madali lang naman itong bawasan. So either nasa half gitna ka lang. Okay? Or dito sa pool na to. Okay? Pwede ka magbawas niyan. Basta bubunutin mo lang tong tubo na to. Okay? Diyan ka lang magbubunot. Then pwede mo na siyang bawasan. Okay? Pati pag magde-drain kayo, kung halimbawa hindi po, kung gusto niyo yung pool talaga na drain ang inyong sa reserve niyo. Okay? Reservoir. Bunutin niyo lang 'yan, then pwede na kayo magbawas. Okay? So start natin yung ating sasakyan. Okay? Para ma-reach, ipaparich na rin uli natin yung temperature niya. And then tuloy-tuloy lang yun. Tapos bababa ng bababa yan. Doon tayo magdadagdag lagi naman magdadagdag. Pero for sure, yung laman naman ito, doon din naman na sigurado kukuhanin niya. Okay? So ba, doon tayo mag-observe ngayon kung kailangan natin magdadag. Okay, so ready na ako mag-start. Okay, start na natin yung ating sasakyan. Para yung kulat natin mag-burp doon. And then titingnan natin, mag-observe tayo kung kailangan nating magdagdag. Okay, start niyan. And then, punta na tayo dun sa harap. Okay, observahan na natin yung ating radiator. Okay. So, yan, kung mapapansin nyo, yan, bumababa na yan, diba? So, yan, magdadagdag-dagdag tayo dyan. Okay? Hanggang sa uminit yan, bababa pa yan. Kasi mag-o-open ulit yan yung kanyang, mag-o-open ulit yung kanyang thermostat. Okay? Then, for sure, bababa yan. Then, dagdag-laki ng dagdag. Okay? Hanggang sa okay na siya. So, observa muna natin. Okay, so mukhang okay naman. Halos ano na, hindi na siya bumaba. Okay, na-reach ko na rin yung temperature niya at hindi naman. And then, mukhang wala namang leak. Okay, ayos naman yung aking pagkakatakip, okay, ng draining plug. And maayos naman ayos, wala na rin naman akong wala rin akong any engine light dyan. Okay, so yun po, so takpan ko muna ulit and then sana nakatulong itong aking video nito. Okay, so kung gusto nyo lang magpalit, okay, or mag drain ng inyong coolant, okay, so meron tayo again step 3. Okay, 1, okay, painitin nyo. Okay, and then
tanggalin nyo yung draining plug. Okay? After ng draining plug, takpan nyo. Okay, step 2. Yung step 2 nyo, doon nya, maggagamit na kayo ng distilled water. Okay, distilled water, yun yung ating pamplashing. Now, sa flashing nyo, okay, nasa inyo na kung gusto nyong i-flash din ng ilang beses. Ako, ang ginawa ko, dalawang beses ko flinash. Gusto ko lang makasiguro na talagang flash na flash na, kasi ang sunod dito next year na ulit. So taun-taun ako nagpa-flash ng aking radiator coolant. Okay? So basta repeat nyo lang yung step 2 for the flashing. And then the step 3, yun na, maglalagay na tayo ng ano, ng coolant natin. Yun yung final natin, final steps natin. And then check, observe nyo kung nababawasan. Kung nababawasan siya, and then basta dagdagan nyo lang. Okay, and then check all the drain plug at saka yung ating reservation. Okay, kung tama. Okay, at wala mga leak. Okay, salamat po. Sana makatulong ito sa inyo. For my final, ano, para bago ko i-close, papakita ko sa inyo. Inipon ko yung mga plinash ko. Okay, para makita nyo rin difference ng mga kulay. Okay, so bago ako ano, i-close ko tong ano, video na to. Okay, so ito yung halos pinagpalitan ko. Okay, ito yung pinandrain ko, yung stock na coolant. Okay, ito yung first flushing ko. Okay, and ito yung second flushing ko. So dalawang beses ako nag-flush. So just repeat the step 2. Okay, just repeat the step 2 kung gusto nyo i-flush. So kahit hanggang tatlo, kasi marami pa ako naging tirang distilled water, kaya gusto ko siyang pinalash ko siya ng dalawang beses. Okay, so makikita niyo yung difference ng kulay. Okay, ito yung una. Okay, unang flashing at yung huling flashing. Okay, so sana nakatulong itong video na to sa mga gusto mag-DIY. So napakadali lang dito. And then kung may mga comment kayo, please write up na lang dun sa aking page. Okay, just simply share, and nothing is impossible. Okay, thank you very much.